Welcome to Mr. Criminology, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing Article 181 or false testimony favorable to the defendant. Under Article 181, false testimony favorable to the defendant is committed by any person who shall give false testimony in favor of the defendant in a criminal case. Itong crime na ito ay nagagawa sa pamamagitan ng pagbigay ng maling pahayag na pabor sa nasasakdal sa kasong kriminal. May tatlo itong elements. First, a person gives false testimony. Second, in favor of the defendant. And third, in a criminal case. Ito ay kabaliktaran ng Article 180. Sa Article 180 kasi, yung mali o hindi totoong mga pahayag ay laban sa nasasakdal. Dito naman sa Article 181, yung mga pahayag na iyon ay pabor naman sa nasasakdal. For example, sabi ng witness, kasama ko si offender noong araw na pinatay yung victim. Sinabi ito ng witness knowing na hindi ito totoo. Hindi sila talaga magkasama noong araw na yon. Itong statement niya ay favorable sa defendant. It means na kung magkasama sila nung araw na yon, hindi magagawa ni defendant yung krimen. Pero sa Article 180, required na ma-convict or ma-acquit yung defendant. Pero dito sa Article 181, hindi yun requirement. Ang requirement lang dito ay pagbigay ng false testimony in favor of the defendant in a criminal case, regardless kung ano yung outcome ng case. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.